bucket list ko to. Gusto kong magawa lahat to bago kong mamatay. Alam mo, hindi bagay sa'yo maging emo. Makapagsalita ka para mamamatay ka na. Let's just say, it's for the show. Hindi seryosong panliligaw dahil hindi ako maasang sasagutin mo ako. Dahil binasted mo na nga ako, di ba? Sa akin, okay lang kahit magsimula tayo sa umpisa. Basta ang gusto ko, tayo pa rin magkasama hanggang sa dulo. Siyempre may nagbibigay sa akin ngayon ng inspirasyon. Ngayon, bagong taon. O talaga? Alam mo, Belle, kahit natalo tayo dun sa contest na yun, ikaw lang ang nag-iisang prinsesa para sa akin. Nathan? Bakit? Nasa si Belinda? Sino kasama niya? Bigyan ng tagal ang tingin ko sa'yo eh. Alam kong lalaki muna dapat magkasabi ng feeling sa babae. Kaya hindi ko hayaan daw kayo muna gumawa ng move. Chris? Hindi mapipwedeng ganun. Girlfriend ko si Belle. Ano ko ba? Sige na, itodo mo na to. Hey, guys! Ikaw! Ikaw na! Heidi! Nathan! Heidi! Uy! Jacob! Si Heidi, oh! Kamusta? Kamusta? Okay lang kami. Pabuti well, na ako ngayon. Dito ka na eh. I'm back! And Happy New Year! Welcome! Kamusta kayo? Okay lang kami. Batid kami. Aya! Hindi. Kaya niya na siya, ma'am. Chris, what were you thinking? Bakit mo ako hinalikan? Eh, di ba ito yung gusto mo? Kaya nakipagkita ka sa akin under the mistletoe, di ba? Chris, this mistletoe was Aya's way of saying sorry. Hindi ako gumawa nito. Ganun po ba? Akala ko kasi... Chris, don't misread my kindness for something else. I care for you dahil student kita. Hindi dahil may gusto ako sa'yo. Sorry po, ma'am. Kung akala mo pinapunta kita dito para halikan mo ako, you're wrong. Sorry po. I have to go. Okay ka lang ba? Okay lang. Ba't naman ako hindi magiging okay? Alam ko naman na babastidin mo rin ako eh. I just hope na sana mahanap din ako ng babaeng kagaya mo. Heidi? Bella man. Malamang hindi na babalik sa buhay ko yun eh. Kaya kaya mo move on, di ba? Hindi! Si Heidi nandito! Heidi! Wow, you're here! Rick! Namiss din kita. Ika nga! Kamusta? Ikaw. Okay
Oo, baka pagod na kayo dyan. Magpalamig muna kayo. Ay, Diyos. Salamat. Ano yun? Daling ko na doon. Sige. Thank you. Hi. Ako nga pala ulit si Angel. Di ba pinakalala na tayo dati ni Belle? Well, just in case nakalimutan mo na. Angel! Tara, usap muna tayo doon. Tara. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Eh, ikaw kasi yung itsura mo eh. Parang tigre yung kumorner sa'yo. Hindi, pero... Huwag ka mag-alala, bait si Angel, very friendly. Hindi na agad yun. Sineset up niyo ba ako? Hindi. Hindi. Uy! Ayan! Uy! Ano nangyari sa'yo? Si Mama Annabelle kasi eh. Tsaka si Chris. Kasi... Hindi ko alam eh. Huminga ka muna, tapos bisahan ulit sa simula. Nilapitan ko kasi si Ma'am Annabelle. Humihingi ako ng tulong sa kanya para magkaayos kami ni Chris. Tapos ayun pala, meron palang nangyayari sa kanila. Aya, that's not true. Aya, there's nothing going on between me and Chris. That was just a misunderstanding. Though I must admit na may kasalanan din ako. Siguro hindi ko na-realize na how he was reacting sa friendship namin. Aya, maniwala ka. Walang namamagitan sa amin ni Chris. Though siguro ngayon, I'll be more cautious. Lalayuan ko muna siya. But Aya, if Chris is really important to you have to realize na this didn't happen for no reason. So, sinasabi niyo po sa akin na tinulo ko siya palapit sa inyo? Yes and no. Aya, you did push him away. Nagkataon lang na nandun ako nung namumblema siya. Ano pong gagawin ko? Well, I think that's up to you na. Mas kilala mo si Chris. Heidi, pinas ka na guys, so far good? No, I'm just here for work. May nag-hire kasi sa akin bilang model. Ah, kaya pala ang ganda-ganda mo na ngayon. Alam mo, parang hindi na nga ikaw yung dati namin kaibigan eh. Nathan naman, maganda rin naman si Heidi dati pa, no? Oo, image ko lang nagbago. Pero I'm still the same Heidi. Same Heidi? Na may same feelings for the same boy? Eh? Yes, for better or worse. Anyway, enough about me. Tell me what's been going on since wala ako. May bagong girl bang pinaiyak si Rick? Yun lang. Ewan ko kung marunong umiyak yun. Kasi nagkaroon to si Rick ng fling with Lucy. Lucy? The mean girl? Diba yun yung kapatid ni Angel? Hindi naman kami nagtagal nun eh. Okay. So besides Lucy, don't tell me isang girl lang. Isang girl lang? Magpa-under ng pagiging chick boy mo, ha? Ha? Uwe. Ayos ko na yun. Lilinisin ko na lang. Sige. Oh! Ah! Mamaya mo na kainin yan, ate. May luluto si Kevin, no? Ano naman yan? Hotdog at saka itlog daw. Ito, ano yan?
Sorry, Bambi, ah. Kevin. Wala kasi ako sa mood, eh. Bakit? May ginawa na naman ba si Rick? Ano bang ginawa nun? Gusto mo paakan ko? Wala namang ginawang masama sa akin si Rick. Kaya lang, pinipilit pa rin niya sa akin na itutuloy niya yung one-day ligaw niya. Ha? Huh? Eh, dapat malaman ni Jacob yan. Hindi ko pa nga nasasabi kasi buong araw naman namin kasama si Heidi. Ano? Andito na ulit si Heidi? Mm-mm. Magulo nga yan. Pag nagkataon, dalawa pa yung apektado. Bukod kay Jacob, may iba pang masasaktan sa ginawa ni Rick. Oo nga eh. Pero hindi naman totoo yung ligaw na yun eh. At saka, ginasted ko na siya. Ate, kahit na. Basta, sabihin mo pa rin kay Jacob para wala kang secret sa kanya. Tsaka para wala na rin BB. Tama. Sige, tikman na lang natin ito. Ano ba yan? Hotdog daw. Tsaka itlog. Bakit kulay itim? Hotdog ba to? Hotdog yan. Eh, paglalainin nyo lang ako. Huwag nyo na kainin. Magutom mo lang kayo dyan. Bakit kasi kulay itim? May itlog puti yan dapat, hindi yan dapat brown. Bakit naging ganyan? Game. Jen. 1, 2, 3. Thank you. Promise, kaya ko to. Project to ng daddy ko eh. Hindi man pwedeng wala ako dito, anak niya ako, di ba? Siguro naman may iintindihan ni Tito Emerson na may problema ka ngayon. Si Papa, oo, may iintindihan niya. Pero ako hindi. Alam niyo naman kung gaano ka-importante sa akin ang nature, di ba? Lalo ka na iyan. Hindi naman porket may problema ako sa love life, hihinto ko na yung laban ko para dito. Eh, Aya, si Chris ba hindi mo ipaglalaban? Alam nyo, hindi ko nga alam kung papansinin pa niya ako eh. Paano na ngayon yan? Anong gagawin mo? Ano mo, iyan, masyado nang huli ang lahat para magsisi pa ako. At least ngayon, di ba? Alam ko na kung gaano siya kahalaga sa akin. Gagawin ko lahat para magkaayos lang kami. Sana na. Hindi talaga dito. Belle, pwede ba kita makausap? Tungkol to dun sa panliligaw ko sa'yo. May nasabihan ka na ba? Nasabi mo na ba kay Jacob? Hindi ba. Pero plano kong sabihin sa kanya mamaya. Alam mo namang di ko kayang magtago kay Jacob eh. Belle, wag muna. Please. Anong... wag mo nasabihin sa akin ng alin? Rick, sabihin na natin sa kanya. Okay, fine. Gusto sana namin ikaw i-surprise eh. Yung alam mo na yun, parang singing gig. Kakanta-kanta, mga ganun. Talaga? Hmm. Eh bakit kailangan nyo pa itago sa akin? Eh kasi hindi pa tapos. Marami pang details na ilalagay. Alam mo na. Tsaka baka hindi matuloy eh. Kaya surprise na lang. Alam mo tol, believe din ako sa'yo ah. Kahit na may pinag-awayan tayo, ganun pa rin yung makikitungo mo sa akin. Salamat. So, may iwan ko muna kayo. Ano yun? Bakit mo hindi sa kanya sinabi yung totoo? Alam mo, ikaw, sinasali mo pa ako sa kasinungalingan mo eh. Belle naman, kita mo okay na kami ni Jacob, di ba? Tsaka ayoko nang madamay si Heidi. Kung yung kay Lucy natanggap niya. Hindi ko alam kung matatanggap pa niya that I fell for her best friend. Bahala ka. Pero kung ako sa'yo, sabihin mo na kay Heidi. Parang na rin masabi ko kay Jacob. Di ba ikaw naman mismo nagsabi na for show lang yung one-day ligaw na yun? Diba? May explain mo na kay Heidi yan. Totoo. Ayoko pa malaman pa ng iba na
naging ganun ako kadesperado. Naniligawan kita ulit. Kahit pa alam ko na mababasid lang ako ulit. Salamat po! Dami na! Ay, Chris, salamat talaga sa tulong, ha? Kahit alam ko namang ayaw mo talagang sumama dito sa clean-up drive ni Aya, sinamahan mo pa din ako. Ayos lang yun. Wala bang nababanggit sa inyo si Aya? Ha? Nababanggit na ano? Na hiwalay na kayo? Hindi, wala ba siyang nabanggit na... yung nakita niyang naghalikan kami ni Miss Annabelle? Ano? Naghalikan kayo ni Miss Annabelle? Pare, nagigilty na ngayong tao eh. Huwag mo lang dagdagan. Ha? Saan ka nagigilty? Bro, hindi ka naman nagtututime eh. Tsaka the last time I check, ginawa mo naman yan, eh hindi na naman kayo ni Aya, di ba? Alam mo, tama ka eh. Oo. Bakit ako magigilty? Wala naman na kami nun, di ba? Tama. Ba't ba ako kinakabahan? Ang galing mo rin, no? Siyempre, ako pa. Ako talaga. Alam niyo lagot sa akin yung Nathan na yan eh. Kanina ko ba inutusan hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik? Ay, relax lang. Masyado kong high blood eh. Darating din yun. Tagal-tagal eh. Ba yan? Belle, baka matunaw na yung dalawa sa kakatitig mo. Teka, hindi ka pa masaya na nandito na uli si Heidi? Kasama natin? Masaya sa masaya. Pero... never mind. Ano never mind? Belle, alam mo kung may problema ka, nandito lang naman kami para makinig eh. Tama, kung mayroon man tayong natutunan noong 2011, iayin nyo huwag magtago ng problema sa isa't isa, di ba? Hmm. Sige, pero promise me na wala kayong pagsasabihan kahit na sino. Lalo na ikaw, Ian, ha? Kasi kanina lumapit sa akin si Rick. Tinanong niya kung pwede ro bang itago muna namin yung ginawa niyang panliligaw. Ay, nako Belle. Negative. Alam mo, wala namang magandang naidudulot yung pagtatago ng sikreto eh. Tignan mo na lang yung nangyari sa amin ni Chris. Yun na nga eh. Gusto rin ko namang sabihin kay Jacob. Kaya lang meron naman kami na pag-usapan na kung pag-aawayan lang namin, na lang namin pag-usapan. Eh, yun naman pala eh. Huwag nyo na lang palang pag-usapan eh. Pero parang gusto kong i-risk. Para lang masabing open kami sa isa't isa. Kasi feeling ko hindi healthy ang isang relationship kung may mga bagay kami hindi na pag-uusapan. Kaya lang kasi nakiusap naman sa akin si Rick. Ayoko na mabaging cause ng away nila ni Jacob. Tsaka ayoko masira sila ni Heidi. Yan. Ay, sorry na lito ah. Hindi ko naman kasi alam na sobrang hirap naman pala nitong mga sakong pinapahanap mo. Kung saan saan tindahan na nga ako napadpad eh. Buti na lang, nakita ko nito ni Chris. Sorry ah. Okay lang yun Nathan, ano ka ba no? Sige na, ibigay mo na yan sa ibang volunteers. Di ka galit? Hindi, okay lang. Chris, salamat sa pagtulong ha. Kain ka muna. Wala yun. Now, Bambi, kung kulang pa yung mga drinks for the volunteers, sabihin nyo na lang kay Rick. Siya na magte-text kay Miss Rizzi kung ilan at what time dadaanan yung drinks. Salamat po. Pasabi lang po kay Ate Rizzi. Thank you. Ano na nga yan? Pinipilit mo kasi. Hindi mo naman kaya. Ito naman, tutulong na lang. Irit pa eh. Alis ako. Hanggang ako nagpapaka-prinsesa, no? Bambi, gusto mo mauna tayo para buksan yung pinto para sa kanya. Tama. Sorry, Prinsipe Kevin, ha? Nagbuhat pa kita. Josh, may barya ka ba? Bigyan naman natin sila, nakakaawa eh. Sandali lang pa. Bambi, New Year's resolution mo ba yan? Maging mapagkawang gawa? Parang ganun na nga. Kasi may anghel na nagturo sa akin.
kung paano maging mas helpful sa mga nangangailangan. Alam mo, okay yan. Tara. Tara. Well, sinigaw ka nakapatayimik ha. May problema ba? Jacob, may sasabihin ako sa'yo. Pero, sana hindi ka magalit. Tungkol kay Rick. Naalala mo nung New Year? Nung nakita mo kami dun sa rooftop? Hindi totoo nag-aayos lang kami dun. Hindi totoo nagliligpit lang kami dun. Actually, he did something special for me. Iniligawan ako ni Rick. Ano? Nagpaligaw ko naman. Hindi. Siya lang naman nagsabing ligaw yun eh. Pinilit niya lang ako kahit nagsabi akong hindi. Ano nangyari? As usual. Sinabi ko sa kanya na hanggang kaibigan lang yung tingin ko sa kanya. Kasi ikaw yung gusto ko. Hindi nga sana pinapasabi yun ni Rick eh. Kasi baka mag-away pa kayo tapos baka magulat si Heidi. Kaya lang hindi ko kayang itago sa'yo eh. Jacob, tama bang sinabi ko muna sa'yo? Tama ba yung desisyon ko? Mel, tama yung ginawa mo. Tama yung sinabi mo sa akin. At tama rin yung dapat na hindi dapat tayo nagtatago ng mga bagay sa isa't isa. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero aminin ko, medyo bothered ako sa ginawa ni Rick eh. Pero Belle, may tiwala ako sa'yo dahil mahal kita. Nagtawag ng break. Buti nga di ako pinalitan eh. Sobrang nakakahiya talaga. Sorry ako ng sorry. Oh, kayo naman magkwento ang daldal ko na. Ano ba ba ipukwento namin sa'yo? Ako, nasabi ko na nasagot ko na si Jacob. Nakwento na rin naman ni Ate yung tungkol sa amin ni Josh. Tsaka nakilala ko na si Kevin. Alam mo na rin nangyari kay Ate Luz and Rick. Sabi ni Ian na wala pa rin namang pagbabago. Ganun pa din. Oh? You still making legal? So si Ian paano? Tsaga-tsaga ka yan. Tsaga lang? Eh, ikaw, Aya. Parang napansin ko kanina, hindi kayo nag-uusap ng Chris. Nakipag-break na kasi siya sa akin eh. Nagkaroon kami ng misunderstandings. Alam mo, gusto ko na nga makipagbati sa kanya eh. Kahit hindi mo na kami magkabalikan. Pero yun, iniiwasan pa rin niya. Alam mo, Aya, nung kami ni Josh nag-aliwalay, iniiwasan niya din naman ako eh. Siguro ganun talaga sa pagkakabalikan ko. Yun nga lang, sa kaiwas ni Josh, saan naman siya napunta? Right into the arms of someone else, diba? Well, we'll just have to make sure na hindi mapupunta sa ibang babae si Chris. Eh, paano niyo namang gagawin yun? Ano ba ang nagustuhan ni Chris doon kay Miss Annabelle? Di mo ba obvious? Maganda, sexy, tsaka fashionista. Eh, bakit? Pwede naman maging maganda, sexy at fashionista si Aya. Oo, tama! Oo, tama! Alam mo na. Aya, pan mo na ako. Number one. Alam, may pera lang siya pala. Bakit ba kasi hindi pa tayo sumama sa mga girls eh? Kasi isa dyan, yung ate-ate, iniiwasan tayo yung ex. Eh sumama naman sa cleanup drive. Siyempre, nandito yung mga kaibigan ko eh. Ano ba yun? Sir, bakit kasi hindi mo lang ako sabihin si Aya? Diba? Mm-hmm.
Eh, bakit ikaw? Hindi mo kausapin si Rick tungkol sa ginawa niya para kay Ben. Tol, magkaiba yun. Besides, hindi man ako affecta sa panliligaw ni Rick. Talaga, hindi ka affected? Eh, bakit kanina halos igapos mo na si Belle sa tabi mo? Alam mo, pare, swerte ka lang talaga kay Belle. Kasi sobrang loyal niya sa'yo. Gusto ko lang mo kasi tabatan si Rick. Sabi mo, hindi ka pa-affected sa lagay na yan. Hindi mo ba? Ilit, ulit! Saba! Lingit, lingit. Teka. Jones, ano yung kwento sa'yo ni Bambi? Saka sino yung Kevin na yun, ha? Hindi ka ba nagsiselos dahil nasama ni Bambi yun? Chapero niya lang yun. Alam nga naman bumubunot siya sa atin, di ba? Ano yun? Wushu, chapero. Ikaw din. Malay-malay mo, kaagaw mo na rin kay Bambi yun. Tama! 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 Natin. Sandali lang, Heidi. Eh, parang hindi pa rin yata ako kumbinsido dyan sa plano mo, eh. Haya, just trust me, okay? Nakita ko kayo ni Chris kanina. Pero huwag ka mag-alala. Feeling ko mag-work ang plano ko. Papansinin ka niya talaga. Sana. Natiwala ka sa akin. Ano man gagawin natin kasi? Oh, bakit? Ay, nakabagay sa'yo yan. Heidi! Nakakaloka kanina. Ang daming tao sa mall. Sobra, as in. Ito, lahat do. Para kanina ba ito? Jacob, nasaan pa tayo? Pwede ba tayo dito? Pasko na, ha? Buka. Kamagala. Expect nila tayo dito. Is this a date? Oh, para sa atin. Kasi hindi ako umiinom ng wine ni. Kuya, meron po kayong juice? O kaya kahit tubig na lang, pwede na? Ang ganda naman ng bago mong bahay, Heidi. Eh siya nga pala, si Tita Myla, kasama mo ba siya? Nope, it's just me. Nagpaiwan si Mommy at Daddy sa Australia eh. Heidi, may papagawa ka pa ba sa akin? Kasi, ang dami ko pang asikasuhin for your contract signing on Tuesday. Kind of busy here. Teka lang, ba't ako lang kinakausap nyo? Ba't di kayo nag-uusap? Heidi, kasi, it's been a long time since nag-usap kami ni Aya. Ha? Huh? Bakit? Hindi ba nasabi sa'yo ni Eunice? Siya yung pinag-ugatan ng away namin ni Chris eh. Aya, and I've apologized already. Ilang beses mo pa ba ako gusto mag-sorry sa'yo? Alam mo, hindi mo naman na dapat kailangan mag-sorry eh. Matagal na kitang napatawad. Late ko lang siguro talaga na-realize na ako talaga yung may kasalanan. Masyado akong naging possessive kay Chris. Pero Aya, kung hindi na naman dahil sa akin, sana hindi kayo nagkahiwalay. Eunice, if you're still feeling bad for what happened to Aya and Chris, that's all the more reason for you to stay. Kasi tayo ang gagawa ng paraan para magkabalikan sila.
Mamin ka nga, Tol. Gusto mo ba si Bambi? Jacob, ginagawa mo lahat ng to para lang mapantayan si Rick? Ano to? Pagalingan ng panliligaw? At ano yung trophy niyo? Ako? Jacob, kung noong una pa lang alam ko na ganyan yung magiging reaction mo, edi sana, hindi ko na lang sinabi sa'yo yung totoong ginawa sa akin ni Rick. So, Chris, anong masasabi mo sa bagong look ni Aya? Yan, ha? Ewan ko. Wala namang masama kung mag-experiment siya sa mga outfits niya. Lahat naman kasi bagay sa kanya. Pero parang... Karasang hindi ako sanay. Ha? Lahat po tayo ay may magagawa to make this world a better place, regardless of our age, gender, at status sa buhay. Sa lahat po ng mga televiewers natin, saan mang panig ng mundo, maraming salamat and see you on the next episode of The Clarice Show. Naisip po sa Christina, we deserve to have some fun naman after na magpapagod natin ito, di ba? Tama! But don't worry, sagot ko yung budget. Sagot mo nga. Okay, sabi. Okay, get down, get down. Oh, alam mo ba niyan? Laro lang! Party mo! Party!